saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Yun! Yun pa! 24 na araw na lamang! Ang bilis naman! Mm-hmm. Oo, kasi December 1 na eh. Oo, ayan. Unang araw ng huling buwan ng taong 2023. Kamusta, diba? Mag-ready na kayo, ha? Bakit? Saan? I-ready na natin. Ano? Nang? Ang gagastusin. Ang tanong, meron bang maipapapalit yun, ng mga malulutong? Yun, abay dapat meron. Kahit sana. Paano. No. Oh. Eh sabi naman ni Bak, pwede naman yung coins. Kasi yung coins, sasano na eh. Na, malalaki na mga coins, diba? O yung tigbibente. No, yun, diba? Pang ano pa yun, pwede pang souvenir, ha? Oo naman. O, diba? Uy, pero baka magalit yung Bangko Sentral, kailangan ito mag-circulate yung mga barya. Ah, ganun ba yun? Oo, kasi mas mahal yung value ng pagpapagawa. Sa kami mga vending machine naman ng Bangko Sentral, diba? Oo, pwede mo mapapalitan pwede ng papel yung mga barya. Oh, yeah. At makakasama nyo sa ngayon ay huling araw ng linggong ito. Yes. Pero unang araw ng buwan. It's the first day of December. Oh. So it's technically it's Christmas month. Yun. Oh. Makakasama nyo po sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po, Thea Petro Corpus. Ito po si Ray Sibayon. Sa ngalan po ni Lakay Mayor Ninong, Lakay Deo Makalma. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Pilipino! At narito na ang mga headlines ng ating mga nagbabagang balita. Presyo ng petrolyo, posibleng may dagdag bawas sa susunod na linggo. Inflation rate sa nito hong nakalipas sa Nobyembre, abay posibleng daw hong bumagal o bumaba sa 4% hanggang 4.9%. Nawawalang trainer aircraft sa Isabela, patuloy na pinaghahanap ayon sa CAAP. O, dalawang bagyo daw ho, posibleng pumasok sa Pilipinas ngayong Disyembre, pero El Niño mas magiging aktibo ayon po yan sa PAGASA. Hanggat daan patuloy ang papapakawalan ng tubig dahil sa patuloy na pag-ulan sa watershed. Pangulong BBM, humingi po ng paumanhin sa Pinoy community sa Dubai dahil sa naudlot na biyahe niya sa naturang bansa. Dating Pangulo at Congresswoman GMA, binanatan ang mga scammer na gumagamit sa kanyang pangalan. LTO Chief Vigor Mendoza, inireklamo sa issue naman ng mga plaka at digitalization ng ahensya, opisyal, abay, nagulat. Peace talks sa CPP, NPA, NDF, hindi pa pinag-uusapan. Pawang exploratory talks pa lamang, ayon yan sa AFP. Oh, eto ha, naku, abay maging maaga po tayo sa ating mga sarili. Ano, pagdami daw po ng mga nagkakasakit sanhi ng walking pneumonia, abay bantay sarado ho ng Department of Health. At para sa detalye ng ating mga nagbabagang balita, namumuro ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng oil industry sources, 25 centavos hanggang 40 centavos ang posibleng taas presyo sa gasolina, habang posibleng wala namang paggalaw o hanggang 20 centimos ang taas sa kerosene. Good news naman dahil posibleng 20 centimos hanggang 45 centimos ang bawas sa kada litro ng diesel. Ang pagtaya sa presyo ng krudo ngayong araw ay batay sa apat na araw na trading na posible pang magbago. Hindi balansyado. Mm-mm. Yung isa dagdag, yung isa bawas. Tapos yung isa wala. Yung gasolina ay dagdag. Yes. Ang diesel ay bawas. Yes. Posibleng 20 centimos hanggang 45 centimos. Hindi ko maintindihan bakit ganun, no? Bakit? Bakit may tumataas, mayroon mo bababa? Mm, depende siguro sa pagkonsumo nung naturang. Sa demand din, ano? Mm-hmm. Yun, talaga, ano. Samantala, inaasahan daw hong mas babagal pang inflation rate sa bansa para po sa buwan na Nobyembre. Sa pagtaya ho ng Bangko Sentral ng Pilipinas, baba daw po ito sa 4% hanggang 4.8%. Mas mababa kumpara sa 4.9% noong Oktubre. Ang pagbaba daw po ng inflation ay dulot po ng bumabang presyo ng gulay at produktong petrolyo.
Ito po ay sa kabila ng pagtaas sa presyo ng bigas, maging ng prutas, isda, karne, na sinabayan pa na pagtaas ng singil sa kuryente, LPG at tol. Samantala, pinaghahanap na ng mga otoridad ang nawawalang training aircraft sa Isabela na may sakay na piloto at isang pasahero. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kahapon nawala ang Piper PA-32300 ng Flightline Airways na ino-operate ng Cyclone Airways. Umalis sa Kawayan Airport ang aircraft alas 9:39 ng umaga na inaasahang lalapag dapat sa Palanan Airport ng alas 10:23 ng umaga. Dahil sa insidente, pinalawig ng Kawayan Airport at Tower ang kanilang operation para sa search and rescue operations. Inaasahan namang aabot po sa dalawang bagyo ang posibleng pumasok ho sa Pilipinas ngayong pong huling buwan ng taong 2023. Ayon po sa pag-asa, posibleng makaranas naman ng tagtuyot ang bahagi ng Batangas, Cavite at Oriental Mindoro. So may papasok na bagyo pero merong tagtuyot, ano ha? Ayon po rin po sa pag-asa, dahil ito sa masyado daw mababang dami ng ulan na naitala sa mga nabanggit na lugar mula buwan po ng Hulyo hanggang Nobyembre. Samantala, sinabi ng pag-asa na posible pang lumala ang El Niño phenomenon hanggang sa unang anim na buwan ng 2024. Kung sa iyo may pagtuyo, eh dito naman, ipatuloy na nagpapakawala ng tubig. Bakit? Ang Angat Dam. Tuloy-tuloy ba pag-ulan doon? Sinabi nga sa DZRH, ipag-asa hydrologist Edgar de la Cruz na lumampas na mula sa normal na level na 210 meters ang tubig dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Inuunti-unti na umano na bawasan ang tubig sa dam bilang paghanda sa anumang weather disturbance. Sinabi pa ng pag-asa hydrologist na inabisuhan na ang mga nakatira malapit sa Angat River dahil sa inaasahang pagbilis ng current sa pagbubukas ng gate ng dam. Pwede ba i-transfer na lang yung lipyas ng tubig sa Angat doon sa ibang lugar? Ilipas sa Lamesa Dam? Oo, timbatimbain na. Kaya sa Ipo Dam. Talaga naman sa Pantabangan Dam. Sayang yung tubig eh. Samantala, humingi po ng paumanhin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pinoy community sa Dumay matapos maudlot ang kanyang biyahe doon. Ayon po kay Pangulong BBM, umaasa naman siyang maunawaan ng mga kapwa Pilipino ang pagtiyak na ginagawa ngayon ng kanyang pamunuan sa seguridad ng ating mga kababayan sa iba pang bansa. Muling tiniyak po ni Pangulong BBM na ginagawa ng pamahalaan ng lahat para mapalaya ho at makauwi na ang 17 Filipino seafarers na nabihag sa Red Sea. Samantala na nga ako naman si Pangulong BBM na kukumustahin ng mga Pilipino sa Dumay sa mga sunod po niyang opisyal na biyahe. Ating ang pakinggan yung mismong video message ni Pangulong BBM. Go ahead, RHTV. RHTV. Ayun. Wala na. Ba't na wala yung video? Alam naman ninyo, may mga bagay na kailangan agad na asikasuhin. Isa na dun, yung ating mga kababayan, mga kapapilipino natin na na-hostage. 17 sila na na-hostage at ginagawa natin lahat ng paraan upang sila ay maiuwi na. At kaya binubuo natin ang isang delegasyon para pumunta sa kanila at makipag-usap dun sa mga may hawak sa kanila para makauwi na sila. Siguro naman maunawaan ninyo na inunambunan natin yan dahil kailangan natin tiyakin ang siyempre ang seguridad ng ating mga kababayan. Yan po ang video message ni Pangulong BBM na humingi daw ho ng paumanhin sa ating mga kababayan dyan sa Dubai. Aba siyempre, no? Naghandaan na rin sila doon na makipag-meet kay Pangulong Marcos. Ano, siyempre, di ba? Minsan mo lang yun mangyayari sa buhay diba? Mo. Ay, ganun talaga. Pasensya na. Meron pong ibang priorities ganyan na nasa. Talaga. Yes.
Samantala, walang ine-endorse ang anumang produkto o serbisyo si dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Ito ang paglilinaw ng tanggapan ni Arroyo matapos maglipa na sa social media ang mga larawan nitong humihimok umano na tangkilikin ng mga survey simulator at joint savings. Paliwanag pa ng tanggapan ng dating Pangulo, walang koneksyon sa anumang financial websites and advertisements si Arroyo. Samantala, nagbabala ang kamera sa publiko sa talamak na panloloko ng cyber criminals ngayong holiday season. Wala na talaga pinipili mga panloloko. Oh, ang dami niyan, ano? Ibang mga ibang artista pa eh. Ha? Yung iba, 'di ba si Doc Willie, isa yun, pa 'yan sa mga diba? Ano ginagamit oh, yung kanilang mukha, Willy, diba? Para makapanloko. Ikaw ba 'di ba nagagamit mukha mo? Huwag niyo namang gamitin 'tong mukha na 'to. Oh, wala itong mukha na 'to, walang pangbabayad sa mga masascam ninyo. Maawa kayo sa kanila. 'Di mas lalong hindi mo wala kayong mabebenta sa mukha ko. 'Di ba? Alokin niyo na lang kami ng maayos, 'di ba? Para ma-endorse namin ng maayos kung maayos yung produkto niyo. Saka pwede ba na kayo mag-scam? Kayo naman, no, grabe naman kayo kung sino-sino mga ginagamit nyo para kayo maka-scam. Oo, unless dito nyo sa DZRH na pakinggan yung boses, yung endorsements na ginagawa lihitin namin. Yun. Legit po yun. Oo, kung halwa sa Facebook page ko, di ba? Pwede rin po yun. Tama. Pero kung sa mga kung ano-ano publishings na... Sa social media, correct, naman, diba? Talaga naman, no. Lalo na't hindi officially na pagmamayari ng ating himpilan, eh, huwag nyo po saka i-check nyo mabuti, ano, para makita ko ninyo kung legit o hindi, ano, may mga scammer ano diyan checking eh, di ba? Oo naman. Para ma-check mo kung scammer yun. Oo, tsaka think before you click. Pag-isipan nyo, mukha bang gagamit yan? Mukha bang mag-endorse talaga siya ng ganyang produkto? Di ba? Yeah. Ingat po tayo. Mabuti. Maraming ganyan ngayon. Lalo na ngayon, magka-Christmas na. Ayan, may mga bonus-bonus sila. Ng darating. Baka yung mga pera na pinag-iingat-ingatan, pinaka-antay-antay ninyo yung 13th month pay, mapunta pa sa wala, di ba? Oh, standby pa rin sa iba pa mga balita, Miss Thea. Pilipinas, ang oras, alas 4:21. Anong araw? Ang departure, dapat ano yan, sineselebrate. Pero dahil nga sa tayo'y nawalan ng isang, hindi natin makikita na, siyempre nakakalungkot. Oo naman. Masakit sa kalooban natin lahat. Tsaka yung paghagalpak niya kapag ka-i-joke siya. Actually, gusto naman ni Pare Reggie yung binibiro siya. Kaya Pare Reggie, chill ka lang dyan, chill. Anong mga detalye para sa huli nating gabi na makakasama si Sir Mamaya, may cover isa mamaya. Starting ng alas 9 ng gabi. Yeah. Marinig po nila nationwide and worldwide. Marami yung, kasi nakasama sa industriya si Sir Reggie. Yung kaganapan dyan sa Manila Memorial Park. Kaya ang star of the night mamaya si Paring Reggie Espiritu. Yes, of course. Paring Reggie, chill ka lang dyan. Sagot ka na namin. At ngayon, ito na nga. Tawagin natin tungkol sa nawawalang aircraft dyan sa Isabela, si CAAP spokesperson Eric Apolonio. Magandang hapon, Thea Petro Corpuza at Tracy Bayan. Sir Eric, magandang hapon po sa inyo, sir. Yes, magandang hapon po, Sir Ray. At saka si Miss Thea, Sir Eric. Yes, Sir Eric. Yes, ma'am. Matanong na po namin, ano na po? Yes po, ano po ang update tungkol dito sa nawawalang aircraft dyan sa Isabela? Ongoing pa rin po yung search and rescue, no? At so far wala pa hong sightings, but continuously yung ating mga kasama dyan sa area ay tuloy-tuloy. Ang problema lang po yung weather ngayon, medyo masama at patilim na rin. So what we will do is by tomorrow, mas maaga hong bubuksan ng airport, baka sakaling magandang panahon, yung ating Philippine Air Force chopper at yung Coast Guard chopper pwede umikot. Opo. Sir Eric, para po sa mga lecturers po natin at sa mga hindi pa nakakalam, paano ba nangyari ito na biglang nawala ko yung trainer aircraft na yan? Actually po, may mga locator here na nakakabit, ano, safety ano po ito, yung mga communication, yung ELT na tinatawag na emergency locator transmitter. Yan po, ang purpose niyan is kung sakaling nagkaroon ng crash, an impact or nabasa sa tubig, mag-activate, malalaman natin kung natin sa aircraft. Unfortunately po, walang ganyang signal na ating.
So saan ho pa siya nag-start na mag-take off? Then ano expected time of arrival ho dapat niya sa isang paliparan po dyan? Well, Kawayan lang po ito. Patungo Makunakon, which is about less than 30 minutes. Ay, mga sanglit lang dapat, ano? Opo, kasi po kaya ginagamit sa rutang yan. Pag lang travel ho, mga 8 hours na. Matanong ko na lang din, Sir Eri, kasi this isn't the first time na may nangyaring pagkawala ng isang aircraft na nanggaling dyan sa Kawayan Airport. Ano po kaya ang nagiging sanhi ng mga ganitong pangyayari? Una-una po for part yung safety procedure, sinusunod po natin yan. Unang-una, hindi namin bibigyan ng permit to fly ang kundi sa compliant to sa mga checklist. Number two, yung weather. Yes, ang problema ho, yung lugar na yan talaga unpredictable. Minsan po magandang weather, nag-take off na all of a sudden sasama. Eh wala ho kaming control doon eh. Tama. No. So most probably baka sa panahon din po yan, no? Sir Eric, ano? Pero syempre malaking posibilidad na dahil sa panahon. Malaking factor po yan. Dahil una-una, bigla nawala. Eh, kahit yung mga radar namin dito sa Lawag at saka sa Subic, in-race down po namin, wala eh. Hindi namin mag-race talaga. Pero ano po yung last na location na nakipag-communicate po itong piloto sa control tower po dyan, sa paliparan? Actually, ang suspected area nila yung nandito sa... I think, hold on po. Sitio di Pad Sangan, sa Mariano Isabela. Napuntahan niyo na po ba yung lugar na yan? Masyadong bulubundukin po ba yun, sir? Mabundok po yan, pero naka-ready po yung ating nag-deploy na po actually. Ang pala ng local government ng 44 personnel at 33 po ang ating PNP personnel na patungo doon sa suspected crash site. Wala pa siguro, no? Any proof of life, Sir Eric? Wala pa? Wala pa kayo nakukuha? Wala po tayong masasabi. Kaya sa ngayon po, maasa na lang tayo. Sana makita mabilis ko at makita ka agad para magkaroon tayo ng search and rescue operations. Matanong ko na rin ang profile, Sir Eric, ng mga sakay ng naturang aircraft. Yung isa po ay piloto, student pilot po ba yung kasama o civilian? Hindi po namin ma-certain pa dahil tina-check namin yung records. Pero basically, yung kumpanya po yan, may flying school sila. Pero meron po sila regular charter flights. Kaya yun ang tinitingnan namin kung ano yung kanilang flight plan kung regular trip bus sa area or flying school. Hindi po, wala po record. Nakipag-cooperate na rin ho ba, sir, itong flying school na to? And of course, yung family ho mismo ng mga sakay. Definitely, nasabihan na akong pamilya. Opo. At ando na rin ho yung ating mga accident investigators para tumulong. Ayan. Sa buong taong ito, Sir Eric, mga ilan na ho ba? Mayroon ho ba kayong datos niyan? Ilan na ho yung mga accidenteng nangyari? Biglang nagkakaroon ng ganyang problema sa papawirin, ano? Well, actually, hindi naman ho gano'ng kalaki yan. Actually, although aksidente, tatlong item to eh. Yung aksident, yung 9 po ang reported. Meaning, aksident, baka mamaya nag-overshoot sa runway pero walang damage ang airplane o walang namatay. Ang incident po, 6. Meaning, yung aircraft damage. Ang susunod po, serious incident, 5 po yung namatay. Diyan lang po yan sa paliparan na yan, Sir Eric? No. General. From January to present po sa buong Pilipinas. Yes. Alright. So, Sir Eric, salamat po sa inyo binigay sa amin na oras para po dito sa nangyari po ito sa aeroplanong yan. Opo, magandang hapon po, so much, Sir Ray. Thank you. More power, sir. Ayan. Thank you. Naku. Yan po si Sir Eric Apolonio, ang spokesperson ng KAAP. So tuloy-tuloy pa rin yung kanilang search and rescue pa rin yan. Mm-hmm. Kasi
Di pa naman ina-assume na mga namatay na yung mga sakay. Oo naman. Mm. Siyempre, we always hope yes. for the best. Mm-hmm. Right. So, meron na bang update si Christian, Miss Jackie? Awambay? Awambay. Babalikan natin mga report na yan, Miss Dea. Mm-hmm. Basahin muna natin ang iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Hindi pa muli nagkausap sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Justice Secretary Boying Remulla kaugnay sa planong pag-iimbestiga ng International Criminal Court sa Pilipinas. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DOJ spokesperson Assistant Secretary Mico Clavano na wala pang naganap na pag-uusap matapos magbigay ng pahayag si Pangulong BBM sa resolusyong isinusulong sa Kamara. Matatandaan kamakailan ay sinabi ni Pangulong Marcos na mayroong mga options na pinag-aaralan ng pamahalaan kabilang ang posibleng pagbalik ng Pilipinas sa ICC. Suportado ho ni Senador Bongo si Senador Ronald Bato de la Rosa sa pagkakadawit do sa mga posibleng imbestigahan ng International Criminal Court. Iniwala si Senador Bongo na ginampanan lamang ni De La Rosa ang kanyang tungkulin bilang dating hepe ng Philippine National Police. Isa po si Senador Bato kasama si dating Pangulong Duterte sa mga inireklamo po sa ICC dahil naman sa madugong war on drugs ng Duterte administration. Bati naman sa reklamo, higit po sa 20,000 ang namatay sa war on drugs, ngunit na sa 6,000 lamang ang nasa datos daw ho ng PNP. Samantala, iginiit ng Armed Forces of the Philippines na walang katotohanan ang mga ugong-ugong na destabilization plot laban sa pamahalaan. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni AFP spokesperson Medel Aguilar na rumors o sabi-sabi lang ang umano'y pagpapabagsak sa PBBM administration. Una nang itinanggi noon ni National Security Advisor Eduardo Anyo na may destabilization plot at na misinterpret lang umano ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. Narito ang pahayag ni Aguilar. Tuhanan yan at hindi po totoo yung mga rumors na yan na sinasabi. Kaya nga siguro rumors ang tawag eh. Puro mga marites ayan. Puro mga chika-chika. Baka nagkamali naman yung mga bubit natin. Pilipinas, babalikan pa natin ang iyo pang reports at detalye ng ating mga nagbabagang balita. Ang oras, 36 na minuto makalipas ang alas 4. Pilipinas, ang oras, kulang-kulang 20 minutos bago mag-alas 5. RH Break Time! At ipasok na natin ang mga balita mula sa labas. 1,000 persons deprived of liberty inaasahang lalaya ngayong Pasko. Yun, mga boylaya, ano? Oh. Medyo madedecongest ba yung ating mga pulungan kapag ganito? Siyempre naman. Mm-hmm. I-report mo ang detalye, RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Mr. Yaray, nasa tanggapan na ni Executive Secretary Lucas Bersamil ang listahan ng mga bilanggo na nakatakdang bigyan ng pardon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Pasko. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DOJ Assistant Secretary Mico Clavano na abot sa 1,000 persons deprived of liberty ang inaasahang mapapalaya kagaya noong isang taon. Tradisyon ang pagbibigay ng pardon na ginagawa tuwing Pasko at kaarawan ng Pangulo kung saan nagbibigay ng listahan sa Parole and Probation Administration at isinusumite naman sa Malacanang. Ipinaliwanag ni Clavano na walang priority list dito dahil ang tinitingnan ay kwalifikasyon. Ilan sa inaasahang magagawaran ng executive clemency ay ang mga matatanda at may karamdaman. Pero nilinaw ng DOJ na hindi kasama rito ang sex offenders anuman ang edad. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Leth Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you! Maraming salamat, Ms. Leth. Samantala naman, revised Magna Carta for Public School Teachers, inihain daw po ni Senator Win Gatchalian. Report mula sa Senado, RH28, Lakay Raymond at Maas, Lakay Raymond. Ray, panahon na upang amyendahan ang Magna Carta for Public School Teachers o Republic Act No. 4670 na naisabatas
57 taon na ang nakalipas. Ito ang deklarasyon ni Senator Sherwin Gatchalian, siyang chairman ng Senate Committee on Basic Education, kasunod ng inihay na Senate Bill number 2493 o ang Revised Magna Carta for Public School Teachers. Maraming pagbabago ang gustong mangyari ni Gatchalian pabor sa mga guro. Kabilang na dito ang pagbibigay ng calamity leave, mga educational benefits, longevity pay, special hardship allowance, mas mataas na sahod, proteksyon laban sa mga out-of-pocket expenses at iba pa. Ipantay ang sahod, benepisyo at work condition ng mga probationary teachers sa entry-level teachers. Gawing 4 na oras na lang ang oras ng pagtuturo ng mga guro sa halip na 6 na oras. Ipagbabawal ang pagtanggal sa mga permanent teachers ng walang sapat na dahilan at due process. At magkakaroon ng ugnayan ang Department of Education at ganoon din ang Public Attorney's Office upang mabigyan ng serbisyong legal ang mga gurong mahaharap sa mga anumang demanda na may kinalaman sa kanilang trabaho. Diin ni Gatchalian sa ating mga guro na kasalalay ang tagumpay ng edukasyon, ngunit sila ay patuloy na nahaharap sa matitimbing hamon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Adbaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond Adbaas. Matutuwa ang ating mga guro sa mga ganyang mga bagay-bagay, di ba? Maraming salamat, Senator Win Gatchalian. Samantala, kalahating milyong pisong pabuya sa makapagtuturo sa kung sino man ang nasa likod ng pamamaril sa barangay captain at mister nito inilabas ng LGU. Idetalye mo, RH25, Grace Sansano. Grace! Ni, apaingay, nawanin. Babalikan natin mamaya si Grace. Samantala, Philippine, US, Japan, Australia, militaries nagpulong sa Tokyo. Idetalye mo ang balitang yan, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Steya, nagpulong ang mga militar ng Pilipinas, Estados Unidos, Australia at Japan sa kauna-unahang Joint Service Staff Talks na ginanap sa Tokyo. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ni representa ni Assistant Deputy Chief of Staff for France, Brigadier General Romel Cordova, ang Pilipinas mula Nobyembre 28 hanggang ngayong araw na ito. Ginawa ang pulong ng 4 na national military para umano palalimin pa pag-iit ng mga ito sa rules-based na international order. Bukod kay Cordova, present sa Joint Staff Talk sina Air Vice Marshal Mike Kitcher, ang Deputy Chief for Joint Operations ng Australian Defense Forces, Major General Nobutaka Minamikawa ng Defense Plans and Policy Department sa Japan Self Defense Force, at Major General Jay Bargirona, Director ng Strategic Planning and Policy Directorate ng U.S. Indo-Pacific Command. Tinalakay ng mga delegado ang regional issues at pare-parehong interest ng mga bansa para sa umano'y pinalawig pang kooperasyon ng mga ito. Ginawa ang meeting ilang araw lamang matapos ang tagumpay na joint patrols ng Pilipinas kasama ng Amerika maging ng Australia sa loob ng West Philippine Sea at lalawigan ng Batanes. Bago itong pulong, magharapan ng Defense Ministers ng 4 na bansa sa Singapore taong buwan ng Hunyo. Sa isang pahayag, sinabi ng AFP Public Affairs Chief Colonel Sergio Seriedad na layo ng salitahang lakas na ipakita ang paninindigan nitong bumuo ng alyansa kasama ng tinawag na like-minded nations, partikular na sa pagdepensa ng security interest ng Pilipinas. Matatanda ang ibinalita na rin na AFP Chief of Staff Romeo Bernard Jr. ang nakaumang na isang multilateral na pagpapatrolya sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa unang bahagi ng 2024. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Danger H. Ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Salamat, Edniel Parrosa. Samantala, kalahati milyong pisong reward sa makapagtuturo daw po sa likod ng pamaril sa barangay chairwoman, ha? At sa kanyang mister na nagbabike, ha? Abay, inilabas na raw po ng LGU. Report mula kay RH25, Grace Sansano. Grace. Nagpalabas nga ng halagang nasa 500,000 piso o kalahating milyon ang ipibigay na pabuya bilang reward sa sino man makapagtuturo sa utak ng pamamaril at pananambang sa mag-asawa na isang ang barangay chairwoman ng bayan ng sa lalawigan ng Tarlac, at sa pamagitan nga ng ibinigay ni Governor Susan Yap at ang kanyang kapatid na si dating Governor Victor Yap at Christian Yap, ang mga ito ay may kabuang 250,000 ang kanilang inilaan, habang ang mayor naman ng Gerona Tarlac
na si Mayor Eloy Eclar ay mayroong 250,000 na inilaan sa sinumang makapagtuturo sa likod ng pamamalaslang sa kay Kapitana Edita Zarzuela at ang asawa nitong si Edgar Zarzuela. Matatanda ang Miyerkules ng umaga habang nagbabike sa kanilang regular routine ang dalawa nang ito ay tambangan ng riding in tandem at dito pinagbabaril nga hanggang sa mamatay ang dalawa. Sa binuong Special Investigation Task Group Zarzuela, umaasa ang mga otoridad na ang inilabas nga na mga picture o video na ito sa kanilang sinasagawang investigasyon ay makakatulong sa makapagtuturo sa likod dahil mahalaga ang mga picture na ito sa pagkakakilanlan ng mga naturang salari. Grace! Para. Yes, Ray! Na-establish na ba yung motive? Ang motive ay nananatiling tahimik ang mga investigador. At ayon sa kanila, pwede kasing makasira ito at maka-epekto sa isinasagawa nilang investigasyon. Mm-hmm. So ang mahalaga, sabi nga nila, ito'y makatutulong itong mga picture na ito mula dun sa na-recover nila ng mga CCTV at ito ang pagsisimulan. At doon sa mga nakikinig, maaaring nakakakilala sa taong ito ay maaaring makatag-ugnayan sa PNP para makatulong na maresolba nga ang naturang kaso. Alright. So yan, Ray, yung ating follow-up report para sa DCRH, ang kauna-unang himpilan sa Pilipinas. Ito, CRH25, Great Veritas Sano, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, wala pang peace talk sa pinag-uusapan sa pagitan ng gobyerno at CPP-NPA-NDF kundi exploratory talks pa lamang. Ito ang binigyang diin ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Midel Aguilar sa usapin ng resumption ng peace talks sa panayam ng DZRH. Sinabi ni Aguilar na walang tigil putukan na pinag-uusapan kundi resolusyon para sa posibleng pagpapatuloy ng usaping pangkapayapaan. Anya, tuloy pa rin ang kampanya ng AFP laban sa communist insurgency hanggang sa magkaroon ng agreement ang gobyerno at CPP-NPA-NDF. Narito ang naging pahayag ni Colonel Aguilar. Samantala naman, nasukulho ng mga tauhan ng PNP CIDG ang wanted na babaeng opisyal ng New People's Army sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Kinilala po ni CIDG Director Police Major General Romeo Karamat Jr. ang akusado na si Jennifer Zamora Abad na may mga alias na Josephine Abad at Piping, 50 anyos. Inarestoho si Abad sa bisa naman ng warrant of arrest sa kasong murder na inisyo ng RTC Branch 28 ng Lianga, Surigao del Sur. Ayon po sa PNP CIDG, nagsisilbi si Abad na Regional Finance Staff ng Northeastern Mindanao Regional Committee ng CPP-NPA. Samantala, iginiit ng Commission on Elections na walang nangyaring dayaan noong nakaraang 2022 elections. Ito ay matapos tuluyang pagbawalan ng COMELEC na lumahok sa lahat ng election-related bidding ang Smartmatic sa kabila ng akusasyon ng iba't ibang grupo laban dito. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni COMELEC Chair George Garcia na kasama sa naging basehan ang alegasyon ng bribery laban kay dating COMELEC Chair Andres Bautista. Ngayong buwan, inaasahang mailalabas na ng binuang special fact-finding body ng COMELEC ang resulta ng internal investigation sa issue ng lagayan sa dating COMELEC Chairman. Narito naging pahayag ni Garcia. Marin po yun sa na-consider po ng majority ng Commission on Elections, ng mga kasamahan natin sa Commission and Bank. At ngayon po naman, kung sinasabi nilang wala naman kayong basihan o wala naman kayong hawak, so yun po ay hihintay natin yung akusasyon na yan o yung allegation na yan sa Korte Suprema at tingnan natin kung ano po maisasagot ng Commission on Elections sa bagay na yan. So yung isa pong katapusan ng buwan na ito ay hopefully makapag-sumiti sa atin ng kanilang internal investigation. Mm-hmm. Yung pong kin-create natin na special fact-finding body para sa bagay na yan.
Mamaya pa ang pagpapatuloy ng iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Pilipinas, ang oras kulang-kulang 8 minuto bago mag-alas 5. O yung paglilibing ng paghihimlay kay paring Reyes Espiritu, mayroon din pong misa ng 7 to 8 a.m. Diyan din po sa Manila Memorial Park, and ang libing ay nasa alas 9 ng umaga. And of course, abay pinapaabot din ni Sir Els Bartolome and dating PNP Chief Nick Bartolome ang kanilang pakikiramay, pakikidalamhati sa pamilya, mga kaibigan, kaanak ni paring Reyes Espiritu. Ayan. Ayan. So sa lahat-lahat, may maraming salamat po sa mga nagpapaabot po ng ganito pakikiramay. Mm-hmm. Parang kailan lang kasama natin si Sir Reggie, di ba? Nakakagulat. So, talaga paring Reggie, ginugulat mo kami. Ginugulat niya tayo. Ba yan? Mm-mm. Balita muna tayo. R.H. Break Time. Samantala, bantay sarado ng Department of Health ang pagdami ng mga tinamaan ng walking pneumonia. Bunsod nito, hiningi ng DOH ang report ng Philippine General Hospital nang makapagtala sila ng kaso ng pneumonia dahil sa Mycoplasma pneumoniae. Ayon sa DOH, ang Mycoplasma pneumoniae ay isang bakterya na nagiging dahilan ng walking pneumonia. Paliwanag ng ahensya, tinawag itong walking pneumonia dahil hindi ito namamalayan ng isang tao na tinamaan na ng sakit. Ganun. Kabilang, ito na, sa mga sintomas ng pneumonia ay mahirap na paghinga, pananakit ng dibdib, yun, at lagnat. Naku po. Naku, kaya wag mo binabaliwala yung mga lagnat. Lagnat oh, yung, wag. Lagnat lang to, okay wag, lang wag. Ako. Ayan. Ingat po tayo. Ano, ayan. Lalo na ngayon, papalamig ng panahon, pero hindi naman ganun katindi ang lamig. Oo. Minsan matindi yung lamig, matindi rin yung init maya-maya. Oh, no? Diba? Paiba-iba. No? Samantala, inireklamo po sa Office of the Ombudsman ng grupong Federated Land Transport Organization of the Philippines at Power Plates Development Concepts Incorporated, si LTO Chief Attorney Vigor Mendoza II, ang dalawang magkaiwalay na reklamo ay tungkol daw po sa issue naman ng plaka na muna'y pinakialaman ni Mendoza kahit may nililitis na kaso sa korte, at ang computer system fee sa LTO management system na pabigat umano sa mga motorista. Ikinagulat naman ni Mendoza ang dalawang reklamo dahil sa hindi ito anya, dahil sa ito anya ay kanyang tinututukan at niresolba mula nang maupo siya bilang hepe ng LTO. Inagbon ni Mendoza, kanyang nirerespeto ang demokrasya at proper forum umano ito para patunayan niyang walang basihan ang mga reklamo laban sa kanya. Sa iba pang balita, inililipat na ng Armed Forces of the Philippines ang mga asset nito para depensahan ang teritoryo ng Pilipinas hanggang sa mga maritime zone ng bansa. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Midel Aguilar, kaunay ito sa kasunduan ng pamahalaan at ang National Democratic Front na pausarin na ang exploratory talks sa usaping pangkapayapaan. Anya, mas pagtutuunan na ng pansin ang pagprotekta sa border ng bansa sa harap ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo gaya ng West Philippine Sea. Samantala, kumpiyansa naman ng AFP na mahina na ang puwersa ng mga armadong rebelde kaya matutugunan na ang direktiba ni Defense Secretary Gilberto Chodoro na bantayan ang exclusive economic zone ng bansa. Pinasinaya naman ng Philippine Coast Guard ang kanilang bagong istasyon sa Pag-asa Island. Personal na dumalo sa inaugurasyon, si National Security Advisor Eduardo Anyo, tinawag na game changer ang bagong pasilidad na yan. Ayon po kay Anyo, magsisilbi daw po itong state-of-the-art facility para sa kamalayan sa maritime domain at sa mga updated at advanced na sistema ng Coast Guard. Makatutulong din umano ito na palakasin ang kakayanan ng Philippine Coast Guard na bantayan ng mga galaw o mga galawan ha diyan po sa ng maritime forces ng China.
Standby sa ating balitang showbiz. Sugatan ang dalawang lalaki matapos masunog ang dalawang palapag na bahay sa Ciudad Grande Executive Village sa Barangay Rosario, Pasig City. Ayon sa pahayag na may-ari ng bahay na si Engineer Felipe Arcolas Jr., nagtamo ng minor injuries ang dalawa nitong caretaker na nagluluto lamang noong maganap ang sunog. Sa investigasyon, posibleng nagmula ang sunog sa pagsabog ng isang tangke ng LPG. Umabot sa unang alarma ang sunog na naging under control bandang alas 10:30 ng umaga at tuluyang naapula makalipas ang halos 15 minutos. At ngayon, heto na, usap-usapan pa rin ang hiwalayan. Ay, naku, ang mga Kathiel. Catherine Bernardo at Daniel Padilla. The Kathiel heart in everybody's, diba? Talagang hirap maka-move on, Talaga naman kayo. Yung dalawa nga, naka-move on na. Tapos yung mga fans, hindi pa yata naka-move. Parang mas matagal naman talaga maka-move on ang fans, diba? Mas matagal minsan maka-move on ang mga tao nakapaligid kesa doon sa dalawang magka-relasyon kadalasan. Heto na sa ating showbiz, mga kaibigan. Si Carla Estrada at Min Bernardo aba nag-react sa hiwalayang Katniel. Report mula kay Miss Alia Ikatlo. Miss Alia. Lakay Ray at Miss Thea, hindi lang ang mga fan ang nalungkot sa breakup ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla, kundi ang kanilang maging ang kanilang mga ina na si Min Bernardo at Carla Estrada ay apektado rin sa paghihiwalay ng kanilang mga anak. Sa Instagram, ipinost ni Carla Estrada ang litrato nilang tatlo nila Katniel at ang maiksing caption ng actress, I will love you both. Nag-post din si Min Bernardo, ang ina ni Catherine, at nagpasalamat sa fans na sumuporta sa Katniel. Lakay Ray at Miss Thea, ang breakup ng Katniel ay hindi lang pinag-usapan sa bansa, kundi pumukaw rin ng atensyon sa international community. Ipinost ng international online media outlet na Popcrave sa Twitter ang paghihiwalay ng famous couple after 11 years. May mga international audience na umaasa na magkakabalikan ng dalawa at may mga hindi rin fans na nagbigay ng simpatsya sa couple at fans. Ang Popcrave ay may 1.6 million followers sa Twitter. Para sa Breaktime Showbiz, ito si Alia Ikatlo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Aliya, ikaw ba yung A na tinutukoy na dahilan? Kasi A. Hiwalayan. Oh. Kasi yun lagi ang nakikita kong letra, A. A. For Aliya. Say no comment. Wow! No comment. Talaga, Aliya. Pero ano kaya talaga ang dahilan? Meron na bang inilabas na dahilan? Meron na bang nagbahira ng pote? Kung mga ganyan pa, dahil lumalabas na mga spekulasyon kung bakit naghiwalay daw ang Popol. Oo nga, Miss Thea, no? Maraming lumalabas na spekulasyon pero wala namang confirm sa mga lumalabas na balibalito sa social media. May mga initials nga na lumalabas at pasakto daw. Talaga. At nilabas ito sa Andres Bonifacio. Napa-overthink nga ang lahat ng tao, di ba? Na sabi nila, yung kahit gaano ka bata ngayon, pagsesalosan na, kasi you'll never know daw. Mm-hmm. Tapos na-outshine daw yung birthday ni Gat Andres, kasi dito sa ano nga, confirmation na ito, mga confirmatory statements ng Katniel, di ba? Na-outshine si Gat Andres, pero sorry na, di ba? So ikaw ba talaga yon, Aliya? A? Magsabi ka ng katotohanan? Are you the A that you are all looking for? O, siguro pares lang kami ng initials sa first name, pero kinabahan. Kinabahan. Baka bigyan. Baka i-text ako ni Miss Catherine eh. Well, hindi na rin ako magtataka, di ba? Pag nakita niyo ito si Aliya. Pang-ta-artist yan eh. Pang-ta-artist. Maraming salamat, Miss Aliya. Ikatlo na for. Baka bigla may mag-offer sa'yo ng pelikula, Miss Aliya. Oh, ano? Ayaw niya naman ganyang offer. Thank you, Miss Aliya Ikatlo. Diba? Ikaw ba naapektahan ka? Salamat. Just right. Talagang buhay? Diba? Alam mo, feeling ko yung iba nagsisplit talaga ng mga ganitong buwan para walang regaluhan sa mga darating na magagastos na panahon kasi ito, December, di ba? Para wala na lang akong ka-exchange gift. Mm-hmm. Ayan, di ba? Parang hindi ako mapuwersa magregalo ng mamahalin. Hindi na lang magjujowa. Joke lang.
24 days before Pasko. 24, no? Tama ba? Oo, kasi auno. Kasi 25, December 25, di ba? So, bawasan mo na isa, 24. Oo, di ba? Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok ngayon sa ating palatuntunan break time. Ako po, si Thea Petro Carpuz. Ano pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan, sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Susunod na ang paghati ng Balansyanong Pagbabalita ka Henry Uri. Pilipinas, ang oras 5:05.